dito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalinga Pedo at Ate Viancy. Sa pagpapatuloy ng ating love story ay naganap na nga ang matagal nang pinakahihintay ng mga supporters at maging ang EDC Love Team. Ito ay dahil natupad na ang kanilang pinakahihintay na out of town na trip. Dahil sila nga ay pumunta na sa Palawan at nakakatuwa nga dahil sila ay magkasama at ito ang kanilang first trip na malayuan at kasama pa ang Kalinga Team. Hindi daw ito magiging posible kung wala ang kanilang mga supporters na talagang nagmamahal at sumusuporta sa kanila, kaya naman nangyayari ang mga ganitong bagay. Talaga namang pinaalam ng matindi ni Kalinga Pedo si Viancy para lamang makasama siya sa trip na ito. At talaga namang nagbunga ang lahat dahil nakasama nga si Viancy sa Palawan. Hello po mga Kalinga! Ano, kumusta ka naman? Ang first day sa Palawan. Masaya po. Masaya ka? Sus, parang di naman. Kanina ka pa nga tahimik eh. Di mo ako pinapansin. Tahimik lang po, pero masaya po. Masaya ka. Sige nga, pakita mo nga sa akin. Gano'n ka masaya? yan. So ano? Grabe, ang ganda po ng Palawan. Sobrang ganda nga, no? Sarap balik. Sarap balik-balikan. First time pa lang natin to, pero... Makikita talaga natin sa kanilang mga mukha at kung paano sila mag-usap na talagang masayang-masaya sila na silang dalawa ay magkasama na sa kanilang first out-of-town na trip. Pagkarating nga nila doon ay hindi nila maiwasan na mamangha sa ganda ng kanilang pinuntahan dahil ito nga naman ay nasa Palawan. Talagang maraming ang turista na dumadayo dito para lamang makita ang ganda ng lugar na yon. Pagkarating nga nila doon ay nag-usap-usap muna sila sa mga bagay na gusto lamang nilang pag-usapan dahil napakaganda ng panahon na yon at malakas ang simoy ng hangin. Kaya't perfect na perfect to sa heart-to-heart talks. Sa kanilang pag-uusap nga ay nag-open up na si Kalinga Pedo sa kanyang mga nararamdaman at mga naiisip. Kaya naman sila ay nag-usap muna. Ito ang destination. Siyempre. Ganda, lalo na kasama ka, diba? Nag-i-enjoy ako. Enjoy. At, ano, hindi ka ba nilalamig sa suit mo ngayon? Oh. Medyo. Medyo? Medyo? Ikaw kasi, dapat nagiging ready ka. Dapat ready ka, baka magkasakit ka. Sige ka. Baka di ka makasama bukas. Ang ganda. Ang ganda mo talaga. Ang ganda po dito. Ang ganda ng tanawin, no? Anong gusto mong gawin natin? Manghang-mangha nga ang dalawa sa kung gaano kaganda ang Palawan. Ngunit sabi naman ni Kalinga Pedo na talagang maganda ang Palawan. Ngunit mas maganda pa rin ang kanyang kasama noong mga panahong iyon. At iyon nga ay si Viancy. Sobrang ganda daw kasi talaga ni Viancy. Hindi nga daw siya makapaniwala na kasama niya yun noong araw na iyon. Makikita rin natin kung gaano ka-protective si Kalinga Pedo kay Viancy. Dahil noong nakita niya na napakanipis nga ng suot ni Viancy at maikli, alam niyang nilalamig na daw ito. Kaya naman, pinahiram niya ito ng jacket kahit pinalamig din siya. Kitang-kita talaga kung gaano kagusto ni Kalinga Pedo si Viancy, kaya nagagawa niya ang mga bagay na yon.
Kaya naman, kinilig na naman ang mga supporters at mga manonood. Bukod sa, ano, kalabas ka mamaya, hindi. Hindi na, ito na. Ito na po ata. First day pa lang natin, pero talagang sobra-sobrang ganda talaga. Nakakatuwa dito. At saka ang dami pong ano? Ang dami turista. Kanina, hindi ko ramdam. Pero ngayon, mukha ka nga eh. Mukha ka nga isa dun eh. Mukha Koreano. Wow! Ano? Meron doon mga Koreano, dapat nakisama ka. Siya nga po pala ako eh. Thank you sa lahat-lahat. Ha? Lahat-lahat? Wala naman akong ano, inambag dito sa'yo. Hindi naman ako nag-sponsor sa'yo. Pagunta dito. Siyempre po ano, dahil po sa inyo nakasama ko dito. Masaya din po ako kasi ano. Masaya ka. Talaga humanga na naman si Kalingap Edo sa taglay na kagandahan ni Fiancé dahil talagang pinupuri niya ito. Sabi niya pa na napakaganda talaga ni Fiancé at kasing ganda niya daw ang tanawin. Napagkakamalan mo nga raw si Fiancé na turista lamang doon dahil sa kanyang ganda. Kasama niya pa daw siguro ang mga Koreana na naglalakad-lakad doon dahil napakaganda nga daw talaga ni Fiancé. Dahil dito ay kinilig talaga si Fiancé at hindi niya maiwasan na kiligin at matawa. Okay, masaya. Buti nga kasama ka eh. Kasi hindi ka naman kasama. Ipapaiwan din naman ako dun. Aanhin ko itong magandang view na to. Itong magandang lugar na to. Kung yung babaeng... Grabe. Yung babaeng gusto ko, wala dito. Magiging malungkot dito. Actually, dapat na ako'y magpasalamat sa'yo. Simula nang dumating ka sa buhay ko, ano? Hindi mo ba at tatanungin kung bakit? Bakit po? Bakit? Bakit mo tinatanong? Actually, oh, nung dumating ka sa buhay ko, siyempre, nagkaroon ako ng ano. Napakasweet naman talaga ng mga banat ni Kalingap Edo dahil sinabi niya kay Fiancé na kung hindi daw kasama ang dalaga ay siguro wala siyang gana na pumunta doon at hindi na lamang doon siya tumuloy kung wala man lang din si Fiancé dahil parang si Fiancé nga lang talaga nung pinunta niya doon. Gusto niya daw makasama talaga ang dalaga ng mas matagal at silang dalawa lamang. Sinabi niya rin na napakaswerte niya talagang lalaki dahil kasama niya si Fiancé noong mga araw na yon. Sinabi niya daw na napakaswerte niya kay Fiancé dahil napaka full package nitong babae. Lahat daw ng gusto niya ay nakay Fiancé na. Malam din na mabait at kunti-kunti nababawas, nawawala yung ano, yung mapait na nakaraan. napalitan ng puro kasayahan. Ikaw, ano naramdaman mo? Sa'yo po. Sa akin. Sa'yo. Joke lang, ano ba? Hindi naman ako nagmamadali. Nakababang oras natin. Kamagalan na. Hindi mo na akong mamadali eh. Siyempre, huwag ka lang ka ready. At, nasa na ba sila? Nakakaya pa pala dito. Gabi na.
Nagpasalamat pa nga siya kay Viancy dahil kung wala daw si Viancy ay siguro malungkot pa rin daw siya hanggang ngayon at hindi pa rin nakaka-move on sa mga past na nanakit sa kanya. Kaya naman nagpapasalamat siya kay Viancy dahil lubos-lubos na kasiyahan ang dinala ni Viancy sa kanyang buhay. At dahil nga noon, sabi niya na sana mas makagawa pa sila ni Viancy ng mas maraming masasayang memories para iwanan na talaga ng tuluyan ang mga past na masasakit. Nabanggit pa ni Galing Up Edo na handang-handa daw talaga siya maghintay para kay Viancy kahit gaano ito katagal. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap Team. Yan lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli! Bye!